5 seconds remaining. Radiant Team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Invictus Gaming's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team pick. Invictus Gaming's turn to 10. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Invictus Gaming's turn to Druid. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team pick. Elder Titan. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.
Invictus Gaming's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Gaming's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Invictus Gaming's turn to pick. Radiant team pick. Ayun, what's up guys? Magandang hapon sa lahat. So, ako yung magiging caster nyo kasama si Lai. Sino yung nakasama mo kanina, Lai, sa first game? Si Kyle. So, I si mean, Kyle? Saan si Kyle? Kanina kasi nag nag-meeting. So, jump in na lang tayo. Yes. At King Gaming nanalo sa first game, guys. Hello once again. So, na-miss ko dito yung setup na to. Itong Audio Technica. Itong Nemo TV. At di ba natin nakita yung kanina first game sa King Gaming. But then, as the drafting goes, ito na yung pick agad nila. Chen and Viper. Even na yung Viper ngayon na nerf. Oo nga eh. No? Mm-hmm. Yung sa Nether Toxin niya. Mm-hmm. So, hindi na siya nagsistock. So, yes. Yun lang yung na-nerf sa kanya. Pero still, syempre, itong Chinese team, ipipick pa rin nila. Mm-hmm. So, titingnan natin kung magiging effective pa rin siya. Effective to kasi dalawang lumilipad eh. Merong may pakpak. May pakpak. Itong Phoenix pa may pakpak. Tapos sa Invictus Gaming, tingnan natin kung puro hayop. Ay, hindi naman. Meron silang Longerweed, meron silang Oso, meron silang Baka dito, at meron silang CK. Fourth pick for King Gaming, wala pa silang tanker. Aside from this Viper na pwede siya mag-tanker, diba? Pwede siya mag-tank type or yung sustain type na Graves, mm-hmm. diba? Mm-hmm. So, ito naman, Invictus Gaming. Kanina sa first game, pinick din nila tong Dark Willow. Yeah. And yun nga lang, unfortunately, hindi sila nag-succeed. Mm-hmm. Picking this Dark Willow. Mm-hmm. So, ganun pa rin. Tidehunter. So, narinig tayo ng King Gaming na walang tanker. Okay. So, they have this Tidehunter. Kulang na lang sila ng Heavy Carry. Yes. So, probably, ibabandit rin. Invictus Gaming is yung Heavy Carry. Yes, mga Terrorblade, ganun. Uh-huh. And ayun nga, kailangan nila dito ng matinding right clicker. Mm-hmm. Ay, salamat guys. So, warm greetings. Okay. So, pulang kabayo na naman. Ayoko guys, strict yung ano eh. Ayoko nang malasing. Yeah, joke lang. Pero, yun, maraming salamat po. So, masaya na tayo sa mga greetings nyo. Mm-hmm. Kanina nagpa-pizza siya. Mm-hmm. Sarap ng pizza, no? Yes. Uh-huh. So, ayan. Sa inyong lahat dyan. And second game na nga tayo. So, mm-hmm. yun. And kanina 69 minutes yung game ang first game. And sayang nga sobrang close nang nangyari doon, pero yun nga King Gaming took the game 1.
Huwag kang kabahan na. Salita ka lang ng salita dyan. So, sasapa ko lang ako sa'yo. Kasi, pangalawang beses pa lang natin ito nagkasama sa casting. Siguro, January pa yung last January yung last natin. So, nasanay ka na si Kyle. Yes. So, eto ha. Makulit ako minsan eh, pag tinopak tayo. Pero buti na lang nakakain ako kanina ha. Nakakain ako kanina. Busog. So, busog ngayon. Eh, yung utak natin, gagana ng maayos. yan yung last ban ng Invictus. Is the S-Ven to counter out this Chaos Knight na kahit mag-phantasm yan, kaya niyang i-linisin. Three's cleaving damage. Yes. King Gaming kulang ng mid lane rata ito ng Lone Druid eh. Chaos Knight. Hindi eh. Marami silang adjustment dito na pwedeng gawin eh. Oo. Pwede kasing, ayan nga, mid yung Lone Druid and then Chaos Knight, pwede siya maging offlane. Medyo tricky dito yung ibaban. Mid laner ang naiban nila. Outer Devourer. Ayun. At Phantom Lancer. Uy. Ngayon magandang, ko lang ulit nakita. Oo. Magandang pick to. Na-buff yung Phantom Lancer kamakailan lang this, ano, this 7.21C. Na-buff siya. I'm not very sure, pero nabasa ko yun eh. Nakalimutan ko lang. Pero yung main reason ko na nainis ako sa na-inerf ni Ice Frog, minsan lang tayo nakakakita ng Viper na pick, eh, na-inerf pa. Oo, pinahinaan pa. Pero pinick pa rin dito ng King Gaming. Kasi sobrang OP niya eh. Mm-hmm. Diba? So, ayan. More fling. More fling. Wala pa rin silang pang-counter dito sa Phantom Lancer. Pero the way na drafting, malakas ang Invictus Gaming eh. They have these three heroes. They have the Lone Druid na mahirap tibagin ng limang heroes. Yes. They have the Chaos Knight pag nakapag-snowball. Mahirap din tibagin. Also the Morphling, pag late game, wala talaga makakapigil. So for King Gaming, isa lang yung ano talaga nila. Isa lang yung taga-salvar nila or savior, which is the Phantom Lancer. Ayun, ginawa na lang ng Invictus dito na hindi man sila nakaantay sa Phantom Lancer. At least meron silang tatlong core heroes dito na napakalakas. Yes, tama. And itong Morphling ni Imo kanina against Detonator, sobrang effective niya. Na-dominate niya yung lane against Ben-Hur nga. And tingin ko ma-execute naman na maayos dito ni Imo eh. So, ang pinaglalaban ho dito guys is almost 1 million pesos ang Macha Champion. Sadly, the Detonator had fallen to the third place. Nakakuha sila ng 180,000 pesos ata. Sayang din yun. Sayang yun kasi sila yung last na na Pinoy Pride or C representative sa JJB Spring Cup natin na tournament. Wala man tong DPC points. Pero yung ano na to, yung tournament na to, dito pa rin natin makikita yung ano eh, seryoso pa rin sila lahat eh. Especially this King Gaming na one of the tier 1 teams. 'Di ba yung mga tier 1 teams ngayon, LGD yung sure talaga na malakas. Yes. Pero one of the rising teams itong King Gaming. Kaya oo. Sa side naman ng Pilipinas, 'di ba? Meron tayong TNC, meron tayong fanatic na mga fanatic. Mga Pinoy dalaw doon. So, napansin din natin na may mga rising teams din na Admiral, meron ding yung Detonator, kamakailan na natalo. Sayang naman. So, share lang namin yun guys. But this is the second game sa ating Best of 5 series. Invictus Gaming versus this King Gaming. Para sila may gaming. Yes. At, papakilala mo na agad, Rai, Lai dito, yung ating first, ano. Yes, so sa Radiant, ang King Gaming, Old Chicken, kagamit siya ng Phantom Lancer. Ito namang si Dash, isang Viper, mid. So, Dark naman, Chen. Old 11 sa Tidehunter and si Kaka sa Phoenix. Sa Phoenix. So for IG, it is Blacks sa Chaos Knight, Dudu on the Lone Druid, Emo on the Morphling, Dogfights, Dark Willow, and si Ollie as the Elder Titan. Gusto ko mag-observer ako nung dito siguro, pero nakayuyugyug. Hindi bago ako sa ano ah. Delicades ah. Sige na lang, ganun na lang tayo. Natitrigger kasi ako eh. I was casting on Focus Fire. So ako lang nag-obs dun eh. Pero minsan kasi sumasablay itong observer na to. I hope ngayon hindi sasablay kasi Grand Finals day. Baka may ma-miss na action, no? John Nico, yes, okay lang po yun na hindi na nalang sa Silver Slam. Ganun talaga guys, you win some, you lose some. At yun lang, natanggap ko na hindi tayo nalang. Pero sayang walang second prize yun eh. Siguro may second prize yun na migay na ako ng Arcana. So, i-plugging ko na rin yung aking Facebook page, which is facebook.com/ShanPH. ShanPH, dalawa yun. Shanty Dotes, guys. I-like nyo na, guys, kasi magsistream kami. Also si Lai, di ba? Nagsistream yes, din si Lai. Yes, tama. So, sabay kami yan ni Shan.
So, i-like nyo and i-follow nyo yung pages namin. So, malaking support sa amin. Support the streamers of Lupon. And anyway, si, di ba nasabi ko na kanina na etong King Gaming, isa lang talaga yung sasalbar sa kanila dito. So, tingin ko dapat yung Viper dito, dapat early siya mag-online. Yes. Eh, yung Viper ngayon na-nerf. So, let us see kung ano ba ang maging effect. Kasi Viper versus Morphling, pinahinahan niya yung poison, ano niya eh, yung first skill niya, yung poison sting, poison attack. Pinahinahan na. Shan PH yan. fb.com/ShanPH dalawang beses. Ayan. ShanPH. Salamat at sa may technical director rin kami dito na bago na si Tinta, yung admin dati ng Name TV. Yes. Pero eto ang sa top lane ang Leviathan, kakalabanin yung Lone Druid at saka ano yung hero na yun. Ang lalaki ng mga ano dito. Naninibago ako, Lai, sa setup dito. Sige lang. Okay lang yan. Hey, malaki talaga eh. Gusto ko lang yung sakto lang. Yan, sakto. Gusto ko yung sakto lang. 3 times yung pinanood yung Silver Slam. Kinuha lang sa Firepower. Oh, hindi. Wala, guys. Huwag niya. I-remind yung sa Silver Slam. Anyway. Ayoko. Move on, guys. So, bottom lane. Ang laning dito. Yan, so far. Tingin mo, Lai, ano yung maging worst case scenario sa laning phase sa ngayon? Oy, wait lang. Sige. Explain ka muna. Ayun, depend makamatay. Tulad sa baba. Ako, hindi tinitingnan ng ano. Ayun. So, may magandang harassment dito na binibigay sa bottom lane, yung IG. Kasi ito nga ang Chaos Knight, yung Chaos Strike niya, napakaganda. Ayun lang. Uy, for first blood. Sabi ko sa'yo natitrigger ako dito pag ganito na observer. Minsan nagka-clash, ibang hero tinitingnan. Tingin ko ikaw na lang. Tingin ko ako na lang. Inaano din ba dito ni ano? Si Kyle din. Si Kyle din ba nag-aana? Sige, ako na lang. Ay, hindi gumagalaw. Ba't di gumagalaw? Ano ba yun? Ha? Na? Hero chase ko ba? Ayun! Bobo. Ay, hindi pa rin. Walang K eh. Hero. Ha? Customize mo na natin. Wait lang. Wait lang mga sir. Oo. Walang ba? Ayun. Meron na. So ako na mag-observer po mga boss. Pero eto masustad sa bottom lane. And yung doppelganger hindi niya pa kailangan. Hindi niya pa kailangan. So far, wala pa rin na hero chase ko eh. Free camera. Ayan. Yehey! So nasabi ko dito, nice. Mid lane. Lalamang dito yung Viper ha. So, nasanay tayo sa Viper na inuuna yung Nether Toxin. Hindi siya kumukuha ng Poison Attack. Pero kinuha na ngayon ng King Gaming, pero kumuha siya ng Poison Attack para ma-shutdown etong Morphling. Yes. Mm-hmm. And so far nga, balance lang naman sila sa Cravings. Mm-hmm. Ngayon sa mid lane. So, mas maganda yung harassment dito talaga sa bottom lane eh. Mm-hmm. I mean, against dito sa King Gaming. Mm-hmm. And, yun nga, 1-0 na. Wala. Yung 1-0. Ang Dark Willow dito, naku, mukhang magpapatiwakal to. Alam eh. Magpapatiwakal ka ba? Pero kitang-kita ka titing siya. Alam niya. That was unexpected. Just no. Alam ni Dogfights eh. Napachat. Tinip nga ni Dogfights at Chen eh. Tinip niya eh. Gusto niya mag-harakiri doon, pero hindi niya magagawa. Parang tunay siyang kaibigan eh. Huwag ka mapakamatay! Hindi pa too late! Tingin ko mga tropa naman yan. Mag-tropa sila. Tinip niya nga agad dun eh. IG daw dito si John Nico. Ay, IG. Maraming ano dito sa IG. Pwede. Actually, ako IG din ako dati nung 2 years ago. Sobrang ano ko nung nandyan pa si Burning at si Paparazzi. Tama. Kasama sila. Sobrang solid nun, men. Ang ano ko talaga. Ang fanboy na fanboy ako ni Burning. Wala na ngayon si Burning. At etong King Gaming ha, so far as the net worth, yung ating pagpa-farm ng dalawang hero na to, konting kalamangan lang yung IG this time. So sa CK dito, maganda yung ano ng CK ha. Siya yung nangunguna dito sa Last Hit and the Nice sa CS. Yun yung maganda kasi sa offlane CK. Talagang madodominate mo yung lane. Mm-hmm. Kasi una, medyo tanky ka. Mm-hmm. Plus yung control na mabibigay mo with the Chaos Bolt and yung Chaos Strike. Ito nga yung Chaos Strike, mabalik-balik yung buhay niya dito eh. Even though nerf to. Tidehunter, level
4 of may namatay, hindi ko nakita. Nagpatiwakal na talaga siya. Sa ibang lane, sa ibang lane. Nagpatiwakal na. Hindi talaga siya umuwi, no? Oh. Hindi, sabi niya, hindi mo ako mapipigilan. Magpapaano talaga ako. Na napagdesisyonan ko na, na ayaw ko na sa mundong ito. Wag lang, teka lang. Bago ka mag-ano, gaganti tayo sa kanila. Alam niyo yung kwentong yun? Hindi, never been. Yung ano, yung Dark Willow, sobrang tagal nang nangyari doon. Pero after niyang mag-respond, so he is going here sa area. Saan siya? Magde-deward-deward lang muna. Di pa to kayang patayin tong ano itong Viper eh. This Viper dito, corrosive skin, nakakuha ng level 1. So let us see kung kayang-kaya ba. Kasi poison attack, either pwede niyang mamatay siya, pero pwede siya makaano dito, makadali ng isa pa. Ayan. Uy, ang bilis. Bramble Maze, dito mama. Oo. So harasin lang talaga siya. Pero by the time nahaharap to, tatakbo tong Dark Willow talaga. Top lane lang, Lone Druid, nako! Yung Elder, yung Elder Titan malayo man, pero sakto sa Leviathan to fall down. Advance din yung Elder Titan eh. Nasa likod na lang siya eh. Nasa backline siya. So parang mas naharas pa yung Dark Willow sa rotation na ginawa niya. Dun sa Viper. Oy, Boss Kasasari. Hello, Boss Kasasari. Bago na bang update sa Midas? Yes, yung Hand of Midas ngayon, na-ano siya, na-nerf na rin. Minus 20 gold. 160 na lang siya. Pero nagma-Midas pa rin ang palagi. Pero, with lane, yung Morphling dito, ginagayang Viper, Nether Toxin. Right now, ang ganda ng wave in. At grabe yung Viper Strike! Palit-palit siya dito! Sino kayang mananalo? Pareha sila, mabibigyan. Pero it would benefit the Morphling kasi una siya makakakuha ng experience. Unang namatay yung Viper doon. Oo. So, parang ano, nagduraan lang sila doon sa loob. Wala talaga. Diba? Duduraan nyo. Nga lang. Duraan lang nila eh. Namatrip lang eh. Si Eld 11. Yung Elder Titan. Okay lang naman for Elder Titan. Na nakaka ano sa top, pero I am very bothered kasi as the laning phase, di ba tatlong core hero to na malalakas eh, at nakukuha ng Invictus Gaming yung kanilang comfort zone na nakaka-farm at nakaka-dominate. Ang King Gaming hindi pa sila nakaka-ano eh, hindi pa sila nakaka-gank ng maayos. Yung Phoenix din kasi kailangan din talaga ng levels to get the supernova. I think maybe later on nito lay ka mag-online sila pag level 6 na, doon sila papalag. Pwede sila magsama-sama jutsu. Tama. And dito kasi sa Kin Gaming, kailangan na lang bigyan ng malaking space yung Phantom Lancer para makapag-farm ng mabilis. So parang lalabas dito is 2 hitters lang per team fight. At saka yung Phantom Lancer ngayon ha, binuff ngayon Phantom Lancer ha, pinalakasan yung kanyang Phantom Rush. Ayos na ayos din. Pero yung sa bottom lane, this Chen, yung Wild Wing, nag-sumo na dito ng ano, ng pang-push yung atong tornado. Makaka-ano to ah, makakatulong to ah. Nakaka-busy ito, even though na this is slow na ano, na damage. Meron siyang slow, meron siyang damage over time na yung creeps dyan oh, biglang nababawasan. Kita mo naman, etong King Gaming, kailangan talaga nila makatake ng objective. Kasi pag naging stable yung laning, ano sila, makaka-farm at makaka-farm itong mga heroes ng IG. At eto sa top lane, tingnan mo, Tidehunter makaka-farm, Phantom Lancer dito mabibigyan. At chase down pa, mahahabol ba nila? Chen, papalag, papasok yung Phoenix Icarus Dive na ay gamit. Pero to no avail, hindi sila makakagante. IG, ang ganda ng kanilang performance in this early phase. Yes, and based kasi sa drafting nila, talagang mas mabilis na mag-online eh. Itong IG. Buti na lang hindi ako nakabeta. Kasi kung nag-lootbet ako ngayon, honestly guys, sa lootbet, nag-all-in ako ng King Gaming. All-in King Gaming, all tabs sa kanila. Kasi kanina nanalo ko sa kanila eh. Yun no. Nanalo ko sa nila mga $50. Wow. Hindi, mga $75 nanalo ko nila. Ganun talaga tayo kahit anong pamahal. Pero nako, bottom lane. Yung ano lang talaga, Phantom Lancer, kailangan nyo na talaga hindi mamatay. Kailangan nyo rin makapag-defusal. Kasi one of the reasons na yung Phantom Lancer so imba, pag nakakuha siya ng defusal, he could burn out the mana, especially this Morphling. Morphling, kailangan din talaga ng mana ng Morphling eh. Kapag wala siyang mana, wala siyang magagawa. Mag-convert ka lang dyan,
magpapalaki ka ng buhay mo pero wala ka na rin wala ka na rin kawalay. Yes, and wala kang pang spam, 'di ba? Mm-hmm. For the waveform. Leviathan, magdadala na at Viper sa Kian. Hindi na nga ako mag-Leviathan. Hindi na nga mo sabi ng Leviathan. Side na lang. Ngayon na nakakasalita ako ng maayos ako kasi kasi narinig ko yung boses ko. Kasi doon sa focus para panay sigaw ang ginagawa ko. Kaya ayaw kong sumigaw. Kasi nga na-set up Bounty Rune. Nako, 3,000 net worth for Invictus Gaming. Ang inuna dito ng Spirit Bear. Wait lang ha, Spirit Bear pa yung sabi ko. Ayusin ko lang yung mouse. Ayusin ko lang yung mouse kasi medyo madumi. Parang mouse ng ano ha. Parang mouse lang ng piso net. May mga dumi guys. Ang dumi ng mouse. Sorry po, sorry po. Hindi ko na ano ha. Ang ano ng ni Kyle. Oy Kyle, linisin mong mouse nyo. Pero bottom lane, maglilinis na ba dito? Kasi mukha magkakaroon tayo ng clash. Gusto nga bulin, Phoenix Dive. Wala, 2 seconds on cooldown. Wala sila makukuha doon ha. At yung Morphling, ayos yung Morphling. Nakakabigay ng free farm, Leviathan, Tidehunter. Tidehunter na sabihin ko. Tidehunter to fall, na solo kill ng Lone Druid. Bottom lane, meron tayong stun na iwasan. Then Old Chicken, nice one for his doppelganger. Mid lane, anyway, nakapalibot sila dito. Pero hindi nila kayang lapitan talaga itong itong Morphing eh. Naman, ginagaya lang yung Viper. Oo, ginagaya niya lang eh. Napakdura lang din. So, IG, napakaganda ng start nila dito. 11 minutes and 5k gold lead na agad sila. Available dito yung Ravage ha. Ravage right now for Tidehunter, not available. Pero meron tayong Chaos Strike na rinig dito sa bottom lane. Magkakaroon tayo yung Phantasm. Nakikita rin. At ayun na, yung teleport! Makakaalis lang yung CK dito. Because there's nobody to cancel that one na teleport. Yes. So, grabe naman yung ano na yun. Engagement sana. Yeah, hindi sila nakapitas. Tsaka medyo tanky rin siya and wala na kang follow-up na lockdown. Yun lang. Yung Morphling talaga sa mid lane. Tingnan natin yung net worth ha. Tingnan nyo yung Morphling. Napabayaan. Pe-pressure yung Kikiming. Pero wala silang, walang nag-gain sa kanila dito lang eh. Ano lang sila eh. Humahabol lang sila tapos wala lang. Kumbaga itong draft na to para sa Invictus Gaming, nagwo-work talaga. And especially kay Emo. So, comfort hero niya yung Morphling. So, well executed nga. Para sa early game natin. Morphling dito, hindi na to uwi eh. Kasi triple Wraith Van at saka Morbid Mask, meron siyang pang life steal lang. Mag-neutral siya, maglilining siya, kahit saan siya pupunta, hindi na siya kailangan umuwi pa. Pero top lane, magpe-pressure ata yung Tidehunter. Hindi na ako maglalabayat na Tidehunter! The Tidehunter is here! May accent. Oo. Parang Toby One. Dotar. Yung daughter. Yung daughter. Ano yun eh? Anak yun na babae. Yung daughter. My daughter. But the Tidehunter here. The Tidehunter has the lockdown. The stun from only on the back lines. And the Tidehunter will fall down. Dito sa top line. Yan. Naku, Invictus dito. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng kanilang start talaga. Bad news. Itong ang Morphling, sobrang dominating siya ngayon. And he's all over the map, di ba? Parang kanina, dito siya sa mid, and then pumunta siya sa jungle ng kalaban. And then ngayon, yung rotation niya sa top. So, napaka-effective talaga. Oh, hindi na rin nagagamit yung Nether Toxin stacks eh. Kita mo, pag naka-Nether Toxin, hindi na siya mag-Nether Toxin agad. Nether Toxin. Oy, nako, Curse Crown, Wave In, Viper. Mapipitas dito ng Invictus Gaming. Yes. So, napakadali kasi siyang i-burst, di ba? Kumbaga, kung masakit siya, may DPS damage siya, burst down lang. Sapat na, di ba? Tapos yung shotgun nga nito, yung adaptive strike. So, napakasakit din para sa Viper. Oy, nako, may narinig ako. Saan ba yun? Dito sa mid lane. And Tidehunter. Wala siyang Ravage na kinuha at makukuha ni Dogfights. Grabe. Ayos. 10 kills na nga pala itong Invictus Gaming. And kung may mga nagbet sa inyo dyan, i-check nyo na sa loot.bet yung mga bets nyo. So, mga nagbet dyan sa IG, well played. And yan, check nyo na. So, sa mga hindi pa nakaka-check, i-check nyo na yung loot.bet and try nyo na mag-top up. So, meron kayong bonus 100 dyan, gold. So, gamitin nyo lang yung code na lupon natin. Lupon. Kita nyo ha, kasalanan to ni Ice Frog eh. Minsan lang nga magkakaroon ng Viper. Tapos ngayon pa, binabaog pa. Kasi sa nerf to eh.
Ice Frog. Kasalanan to ni Ice Frog. Galit na galit kay Ice Frog eh. Ako naman yung ayaw din sa Viper talaga naka-lane. Pero naaawa ako eh na ganito yung ano eh. Ganito yung kinahinit. Minsan lang siya. Actually, lumabas siya parang last week lang siya naging uso. Oo, parang siguro mga 1 week lang siya. One week lang. Okay, bilis ng iyong pagdating. Pero ang pag-update ni Ice Frog kay bilis din. Yung ano niya, yung... Wala akong mga ano dito. Eh, no? Basic hero na nga lang siya, tapos ganun pa. Ano pa yan? Ano ba to? Okay. At yung Radovatos niya, madedelay. Kasi minsan, yung Viper, yung naging high peak siya last week, mga 11 minutes nakukuha niya na yung Radovatos sa pag neutral lang ha, kahit level 2, level 3, kaya niya na mag-neutral eh. Tama. Ngayon, he is so delayed. Dark Willow, meron pang terrorize. And Elder Titan has the stun. Dark Willow, masisecure escape nito ni Dogfights. So bottom lane, pe-pressure dito yung King Gaming. Yung kanilang Phantom Lancer, mga tropa, nako, nag-Hand of Midas na. Pero with the Son of Midas, consider na yung Phantom Lancer makaka-Hand of Midas. Hindi siya makaka-push at makaka-push dito eh. Kaya ngayon, sinusulit na ng Longjoy dito sa top lane ang pagpupush sa second tier tower. At isa pa ha, tingnan natin Chaos Knight. Wala silang Hand of Midas eh. Walang Hand of Midas ang Morphing, walang Hand of Midas ang Chaos Knight, walang Hand of Midas ang Lone Druid. Okay lang yon, kasi online agad sila lalaban. Tama. Oo, online silang lalaban. Pwede sila mag-map control na. At for King Gaming, yun lang yung kanilang Phantom Lancer ngayon, nasa 4th place pa. Ng net worth, no? Oo. And ito ang Invictus gaining 10,000 na yung lamang nila against dito sa King Gaming. Uh-oh. And yung 3 heroes ng King Gaming nasa baba nila. So, nahihirapan sila ngayon. And yung pressure na binibigay din ng Invictus Gaming sa kanila, maganda. Maganda talaga. Hindi pa nga nakakuha dito ng King Gaming ng kahit isang tower. Oy! Nako, nakita nila dito yung ibong Adarna. Pero si Kaka, makakaalis. Top lane, yung Lone Druid. Nako, kaya ba niya tibagin tong si Tidehunter. But then for the Lone Druid, ha, mayaman yung Lone Druid dito guys. Meron siyang 3,000 gold. Sa baba, oy! Terrorize, maiiwasan nitong ni Old Chicken. Babakbak yung Morphling at Chaos dito. 1 second stun, mabibigyan agad yung Phantom Lancer. Parang wala lang. Oh, the Ravager here. Pero yung Ravage pagkatapos dun, walang follow-up. May Earth Splitter pa, magkoconnect sa tatlong hero. At kailangan pa nilang mag-shrine. Kasi pwede pa sila pasukin. Pumasok na nga dito yung Phantom Phantasm nitong CK. Pero yung Supernova, ang ganda, si Oli, mamamatay dyan yung Elder Titan. So good thing, meron tayong shrine dito at naka-turn around pa yung King Gaming. Yes, so Invictus Gaming medyo nag-overextend sila dito nga sa shrine, bandang shrine ng King Gaming. And ako pa nga ng 1 kill, pero sa net worth ha, yung Lone Druid, tuloy-tuloy lang yung farming, 10,000 na siya. Tapos nakuha niya pa yung second tier tower dito. Oh. At yung kanyang Radiance, mga tropa, 800 gold away para sa Radiance. Nako, 18 minutes Radiance for the Lone Druid. Tapos ano pa yung item niya? Meron pa siyang power trace dito. Actually, pwede na nga siyang ang yaman. Meron na nga siyang ano dito ng ano, ng kanyang hero na ano, na main hero. Meron pang item tong Spirit Bear. Grabe, sobrang yaman. Bigyan ng China, ganun talaga. Sobrang yaman. CK, Phantasm, Chaos Strike, Reality Reef. Nakakalimutan ko yung skill nito eh. Kasi minsan ako nakaka-cast lang may Chaos Knight. Pero Chaos Knight dito, delikado ng Radovatos na naigamit. At yung dropping down, Chaos Knight, makaka-Reality Reef, pero mabibigyan pa rin siya. In the meantime, gustong umengage. Morphling has the invisibility. Masusupress sa masya-shotgun yung ibong adam na mabibigyan. Oli, hahabulin. Terrorize, masisecure dito yung escape. Pero yung Laundry dito sa top lane ha, busy lang, pati yung Phantom Lancer. 1-for-1 ang naging trade-off doon. Mananalo yung King Gaming kasi core hero yung napatay sa side ng Invictus. Yes, exactly. And nabigyan pa nila ng malaki pang space itong Phantom Lancer para makapag-farm while same lang sila ng Lone Druid kasi farming lang din yung ginagawa niya dito. Natawa ako sa comment line. Hindi yun mayaman boss, mura lang yan kasi made in China. Grabe talaga si Adbot. Natawa ako sa'yo pare ha. Ayos ka ha, ganda ng bars mo ha. Oh, Dogfights, meron siyang Bramble Maze, Curse Crown, available lahat ng skills dito. Kulang lang ng Terrorize.
Pero si Emo, nag-i-emo, gusto na sa front lines lang. Erong Morphling, Tidehunter susulitin habang walang Ravage for 2 seconds. Tidehunter to fall down. Sayang yung Ravage yan. Invictus Gaming will take care of the two heroes dito sa bottom lane. Chen din naipit kanina. At makakakuha pa sila ng tower sa bottom. Yes. So itong Invictus Gaming, nag-group up na sila. No, sumama na yung Lone Druid pushing that bottom tower. And then yun nga, yung burst coming from the Bedlam ng Dark Willow. Maganda rin against sa Tidehunter. CK, iron check tayo. CK ngayon, mayroon siyang casual armlet of the Morrigan, Drum of Endurance, tapos next item, pwede siya mag-Heart of Taras, pwede siya mag-Manta style, pwede siyang mag-Shadow Blade, pwede nga siya mag-Blink Dagger kung depende sa kanyang build. So we don't know yet kung anong item niya, pero ang yaman din dito ng Lone Druid. Lone Druid will finally have the Regents available. Hand of Midas pa. Diyos ko, Lords, Morphling. Hindi nga nila napapansin yung Morphling dito na meron ng paparating na Skadi after Sanjin Yasha at saka Morbid Mask. Phantom Lancer lang yung mayaman sa kabila eh. Ito si Old Chicken, Diffusal, at saka Hand of Midas. I think he needs more item para maano niya eh. Pero bottom lane! At ang ganda ng Curse Crown, Mark Earth Splitter. Earth Splitter, magkoconnect dito sa tatlong hero. Pero napabayan si Old Chicken dyan. May Hand of God gagamit. Pero on the backlands, yung Phoenix dyan, matitaken down ng Chaos Knight. Hahabulin. Etong si Lone Druid. Makulat yung Lone Druid ha, na Viper Strike. Mabibigyan yung Lone Druid in the process. But then on the backlines also, yung CK na space out. Gusto niya patayin yung Phoenix for the second time around. Nagabitin yung Phoenix doon yung Supernova. Pero Oli, teleport out. Magpapatuloy yung laban kay Reality Rift. Chen dito, patay si Dark. Nako, merong Anchor Smash. May Curse Crown pa. 3 seconds stun. Phoenix Icarus dive in. Magsuspam ng kanyang Fire Spirits. Pero meron pa tayong Sunray. Gas dito. Blacks dropping down. Nag-armlet tagal yung Chaos Knight. Kumain siya ng Ravage at nabusog at nabigyan dito yung tatlong heroes agad ng Invictus. Uy, panalo ah. Panalo yung King Gaming ha. Ang taas ng teamfight na yun. Yes, and so far nakabawi sila dun ha. Ito ang Invictus Gaming. Medyo naging greedy sila sa bottom lane. And yung buyback ng Phoenix. From that buyback, ayun nga, nakakuha sila ng 3 heroes dito sa Invictus Gaming. And nabawasan yung gold lead ng Invictus Gaming. I think mga 4K. So maganda rin. Maganda. Hindi pa ito over for them. So ang bawi doon, ang good thing sa kanila is nakuha talaga nila lahat ng core heroes eh. And then for Phantom Lancer, kanina, yung Heart of Tarrasque na gusto niyang makamit, eh, pwede niya pa itong mabili ulit agad kung mananalo naman sila ng another huge team fight. Wala pa nakakuha sa kanila ng first Roshan, and for Invictus Gaming, dapat hindi sila magiging kampante. That's why they are going for the Roshan. So, hindi na kami magpapabawi sa ngayon. Alam nila, nalamang pa rin sila sa item eh. Kaya, ikaw-contest nila ito. Tsaka wala ding Ravage yung Tidehunter eh. Kaya maglalakas sila ng loob. Ang ganda ng scan ng Kid Gaming dito. Mai-scan, but then Roshan, hindi na maaabutan natin eh. Pagpapalagba, may Phoenix yung kanyang Supernova. 5 seconds for the Supernova. But then Roshan dropping down low. Roshan, makukuha na dito yung Aegis ng Morphling. Habulin na si Old 11. Merong stun. And then, sayang, yung Kid Gaming. Wala silang maabutan doon. So, magkakaroon na ng Aegis advantage itong Invictus Gaming. Saan sila pupunta? So, King Gaming, sayang naman kung makakontest nila yun. Kung meron silang Ravage and yung Supernova, kung up yun, kayang-kaya nilang makipag-contest for that Aegis. Uy, Vladimir's. Kakaiba yung build niya. May Vladimir's na, may Regents pa. Hindi siya rekta, no? Kasi, kung nag-invest lang siya sa isang hero talaga, dalawa yung ini-invest niya eh. Dalawa yung investment, meron sa kanyang sarili, meron din sa kanyang ano, sa kanyang pet. Cute. Cute nga dito ng panda eh. So let us see saan sila ano. 11,000 net worth. The Morphling dito magpe-pressure sa bottom lane. Morphling ang nakahawak na ng Aegis. Chen! Ay, naku, buti na lang. Isa din sa mga ano eh, nakakalungkot na scenario pag Chen user ka. Pag nasa mid game na, pag hindi pa kayo nakalamang, tapos wala ka pang creeps, eh pwede na silang ano yun eh. Mahihirapan na yung Chen eh. Nagpa-fall off na yung hero to. Parang walking hand of God na lang siya. Or walking taga-heal. Taga-heal na lang. And parang nawawala bigla yung impact. Oh, Reality Rift. 3 seconds stun. May Anchor Smash. Mayroong sustain. Mayroong terrorize. Run the backlines. Iiwasan. Morphling. Papasok na. Viper. Ginaya. And si Old 11. Yung Ravage ha. Pwede niyang ibitaw yung Ravage. Then for the Elder Titan, naghahanap siya ng masustan. Ang tapang dito talaga ng Invictus, knowing na meron silang advantage. Wow, habang yung Phantom Lancer, busy lang sa top lane na nagpo-push yung kanyang mga illusions.
So, tower, makukuha dito ng King Gaming. Wala bang magdedepensa? Ay, hindi. Makukuha yan. Makukuha yan. Go ng Crips. Ano. Go Crips, kumbaga. Go-go lang sila ng go-go. Tidehunter, frontlines. Matapang ang loob ng Tidehunter. Kompleto ba sila for 15 seconds? So, atras lang Invictus. Disiplinado pa rin sila yung Invictus dito. Mm-hmm. And IG kasi, from the previous series, ito nga, sa Detonator, napakaganda na pinakita ng performance. Mm-hmm. And I think kaya na lang i-apply yun dito nga against sa King Gaming, sa Game 2. Uh-huh. So, yun yung pinapakita na dito eh. Medyo play safe and then aggressive. Meron silang ano eh, strategy talaga, makikita mo. So, hindi sila, kumbaga, hindi sila yung parang bubuhos at bubuhos lang para ano lang, para yung, wala silang gigil kumbaga. Mm-mm. Alam nila na ano nila na the safest route para manalo is not to commit mistakes. So timing. Yung timing talaga yung gusto nila eh. Kaya yung timing nila ngayon nasa 25 minute eh lamang yung tatlong core hero. Even na tumataba na tong Phantom Lancer, kampante pa rin sila eh. Na marami silang, mas malakas yung kanilang firepower dito. Yes. And sa team fights din. CK? May Heart of Taras na yung CK. Paparating ata. Hindi siya na maka-Heart of Taras. Pero fina-farm yan na yung kanyang last item eh. Which is the Vitality Booster. Malapit na rin. Oo, malapit na to. Tidehunter, Vladimir's Offering, Viper, Forestaff, and Daradavatos. Tapos yung Phantom Lancer, meron na siyang Heart of Taras at saka meron yung Diffusal Blade. The next item for Phantom Lancer is the Manta Style. Phoenix dito sa top lane, Shiva's Guard. Etong si Kaka, yung support. Siya yung siya na yung nag-o-overtake dito sa net worth mamaya. Siguro mamaya o-overtake na siya sa Viper. Kung, kasi ang Viper kasi ang hirap talaga makapag-farm eh. So, yung Phoenix, meron siyang Hand of Midas, meron pa siyang Talent Tree na level 1090 gold. Makakahabol talaga yan. Pero eto na sa mid lane, all the 11 on the front lines, meron tayong Sunray na igamit na nakapag-BKB dito yung Morphling na. Oh, 2 seconds stun, Leviathan to fall down. And wala lang. Wala pa rin. Kailangan talaga nila yung Ravage na yun. Oh, kasi ito nga, Invictus Gaming, yun nga, speaking of timing, yun na yung ginagawa nila dito eh. Parang may biglaang pressure na binibigay sila dito. Oo. So, maganda yung group up na ginawa nila dito. Uh-huh. And yung second tower nga nakuha, bigla. Oo. Uh-huh. Ayan, po-farm lang dito yung Lone Druid eh. Yung atops niya lang. And then, wala lang. Dito lang, mag-ano na siya. Mag-blink lang siya afterwards. I-pupush niya lang. Magre-return lang pala siya. Oo. Yung Morphling, mayroon pang Aegis dito. So, inuna ng Morphling yung BKB. Hindi siya naging ano, Skadi agad ng Morphling. So, iiwasan din talaga nila yung Ravage na pwede makapag-turn around. Pero, for King Gaming, aggressive sila ngayon. Ito yung three-man smoke. Tidehunter, te-teleport ba sa front lines? Kailangan ma-teleport dito ng Tidehunter kasi ang layo na Tidehunter eh. Hindi pupunta ha. And good item choice din yung ginawa ng Morphling. Mm-mm. Yung BKB para makapag-tage siya. Radovatos, Sunray, CK dropping down. May Heart of Taras, may Phantasm. Wala pa cooldown. Teleport! Is it enough? Yes, makaka-teleport dito yung CK sa harapan ng King Gaming and Dogfight trying to survive. Teleport, Ravage! Pinipili niya. Ay, nakapag-ravage siya. Securing the kill. But then, talo dito pa rin eh. Yung Invictus Gaming. Support lang, ira-ravage. Atay lang nila to ng 45 seconds. Pwede pa silang gumawa agad para sa barracks. Pagkatapos niyan. Kasi 2 minuto to eh. Oh, 2 minuto mahigit. Oh, yung cooldown kasi sobrang tagal niyan. I mean, 2 minutes. Mm-mm. And parang wala silang magandang initiation after that. Oo. Dito against sa Invictus Gaming. And kanina nga, yung CK. So, nasave siya nung Heart of Taras niya. Talaga, muntik na. Oh, muntik na. Tsaka nakakalungkot isipin ng line. Ang line na Tidehunter, eh, 'di ba? By the time na nagkakaroon na ng engagement tinitingnan ko 'yung Tidehunter. Ang hindi pa siya nagme-make ng move. Eh. Yes, this blink dagger na pwede mag-initiate, pero naging hesitant siya. Sa ano? Oy, Muchen, thank you Muchen. Muchos gracias. Muchen. Napa-Spanish. Oh, Muchen 'yung name. At bago sa akin 'yung mga ano dito, 'yung mga viewers sa Nemo TV. Yes. Ano? So, sige, ikaw na. Ayun. Sige, so, March 7 to 10, guys. Sana abangan nyo dito sa Nemo TV channel natin, TNC, okay? So, WASG.
So, panoorin niyo yan. Kung, makita niyo yung mga performance nila. And syempre, makikita niyo kung sino yung stand-in. So, ayan. Sana manood kayo dito. And, follow niyo na itong channel para updated kayo. May alam ako, pero hindi ko sasabihin sino yung stand-in. May alam ako. At bigyan niyo ako ng isang arcana, sasabihin niyo. Hindi, joke lang. Hoy, nako, ang ganda ng smoke dito sa backlines. At nahabol na nga yung Phantom Lancer, makaka-doppelganger out. At here for Phantom Lancer, trying to escape this one. Masustun! Masustun! May paparating na Earthsplitter. Meron pang Terrorist na i-comment dito. Yung Earthsplitter, magkukunik ko dyan. At meron pang Chaos Shark, Gravity Rift. Saktong-sakto na burst down yung Phantom Lancer. Grabe, no? Kahit may Heart of Taras, talagang malalockdown nila. Kasi ang dami nila doon, lima sila. Five-man gank against nga sa Phantom Lancer kahit meron pa siyang doppelganger. So, yung lockdown, napaka-present. Stand-in siya ng PH. Posible! Five letters, eh. Oy, Viper, kailangan mag-depensa. And for Morphling na walang Aegis ngayon, pwede na silang Romecta kasi yung Phantom Lancer, pipilitin nila yung buyback dito, ah. Okay. Force pa. Hingang malalim. Mukhang magkakaroon ito ng matinding bagbakan. Pumasok dito sa 11. Then the Morphling popping out the BKB after noon na magbabakbak na lang siya dito ng tower. And then yung Laundry din. Mabalis ito. The tower siege or the tower capability, the sieging capability of Invictus Gaming. Sapat na sapat lang. Para makapag-push out dito sa mid lane. So 16,000 net worth. Grabe. Oh, disiplinado. China versus China. Oo. And 8-21 yung score natin. Imagine. What can you expect more pag dalawang Chinese team? Sigurista din talaga sila eh. Kasi ang laki ng prize pool nito eh. Siguro kung sa Pinoy ito, dinare-retro na to. Kasi sobrang lamang na yung 16,000 net worth. Tama. Papalag pa rin yung King Gaming dito ha. Meron silang 4-man smoke. The Viper, sobrang tagal ng Viper. Sobrang layo niya. Wala siyang teleport. Then, umaasa sila na may mapipitas dito. But then, kung kaya nila pitas yun itong Morphling, na sobrang taba na. May Eye of Skadi. Lahat-lahat na nasa Morphling. Oh. Nasa paligid lang. Nakita na nila dito yung Morphling. Nakapag wave out. See? Sabi sa'yo eh. Sobrang taba na. Pero habulin pa na ng Phantom Lancer. Old Chicken popping out the Diffusal Blade. Pero wala. Oo, wala pa rin eh. Ang dami niyang kayang i-morph na hero sa, dito nga sa King Gaming for the escape. Sakto. Pwede niya nga pwede nga siya mag-morph dito ng Tidehunter eh. Tapos pumunta siya sa gitna. At morph siya ng Tidehunter, pumunta sa gitna, mag-wave siya, tapos anchor smash para walang damage yung kalaban or yung ano, ganun eh. Dami siyang options dito eh. Marami siyang options, guys. Parang yung ano lang. Ay, wait lang. Ito yung Roshan. Second Roshan for the taking. King Gaming. Saan ba kayo pupuntahan? Layo ng Phantom Lancer. Naku, nakaramdam na sila. Hindi na nila maabutan dito yung second Russia. The Cheese and Agent's Advantage. Makukuha na si Old Eleven. Pumasok na dito. Naku, tao bagad. Yung Tidehunter. Tidehunter falls down. Terrorize dito. Makukot off yung Viper. The Viper also would be taken out. Buyback for Tidehunter. Pero wala na maaabutan dito na clash na mangyayari. Naku, na-shotgun pa si Chen. What? Naabutan dito si Chen. Oh, squishy din kasi napakadali lang i-burst. And na-late yung Tidehunter dun sa pagpasok niya. Siguro na hindi niya na-anticipate na tapos na. Tapos na yung Roshan. Tapos pumasok pa siya. Hindi niya na-anticipate na tapos ng lahat. Tapos ng lahat sa atin. Mid lane. Mukhang tatapusin na rin dito ng Invictus Gaming ha, yung second game natin. So this is the push right now for Emo on the Morphling. Phoenix may BKB yung Phoenix. Bro. Pero hindi siya makakasurvive yung BKB niya. Wala lang pang display made in China talaga. Mid lane, kukunin na. Nagkakaroon na ng spamming evolution. But then Morphling doing the dirty work for the side of Invictus Gaming. Doppelganger in, doppelganger out, doppelganger in, doppelganger out. Ang nangyari dito, meron stun dito for seconds for the Tidehunter. Tidehunter, meron pang damage yan. Reality Rift, meron pa tayong Tidehunter na pwede bumitaw. Pero hindi siya makakasurvive. Makakarabi siya sa pero ubos na yung lakas dito ng King Gaming. Nakapag BKB dito si Viper, but then Viper free hit lang for Morphling having the ultra kill and soon going for the Rampage. I-Rampage muna bago mag-top out. Rampage, bigyan muna para maganda naman yung casting namin. Pero hindi tayo pinagbigyan. Sasabog na dyan yung throne at King Gaming to fall down sa second game. Yes, so
kanina pa lang sa drafting, parang na-feel ko na rin yun eh, na talagang mas magiging effective itong Invictus Gaming. And Emo nga, with that Morphling, tingin ko, siya rin yung isa sa mga MVP dito. So, sa game na to. Ayun nga eh. So, wala talaga eh. Hindi kinaya ng isang hero lang yung kalabanin yung tatlo eh. At saka kasi yung Phantom Lancer, ang tagal niyang sobrang mag-o-online. Kahit sabihin mong medyo mayaman siya, di ba? Kung three core heroes yung magiging effective dito sa opponent nila, magiging lugi talaga sila, di ba? Oo. So, ayun na nga yung Invictus. Right from the start, they have dominated the lanes. Tapos noon, hindi na nakabaw yung King Gaming. They pick off the Viper na na-nerf this meta, pero yung Viper didn't work out for well for them. So, they would fall down sa second game, and we are gonna proceed sa game number 3. So, wag muna kayong aalis, guys, ha? Kasi magbabalik lang ang Nemo TV sa ating game number 3.